Lord, naririnig niya yung isip ko, sabi ko. Kaya dead ba din? Kaya... Ako din, ginagagano na comment din sa mga text group. Mm-hmm. Yung maganda din. Parang... Sa mga tao, mga eh, sa mga boss niya, principal, di ba? Kaya nga. Let's start. Okay. Usapan natin. Faith. Pushing. Kapampangan, pusing. Pushing faith to the limit. Sige, pray ka lang. Pray mo na tayo, sister. Lord, maraming okay, salamat, Lord, sa araw na to. Lord, ay na-acknowledge ka namin, Lord, sa buhay namin, Lord. Thank you, God, na we will learn from your message, Lord God, and we will pray. We pray, amen. 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 Maganda. Amen. Tuhan natin ngayong gabi. So, basahin na natin. Pero bago natin basahin, halimbawa, nalagay sa alanganin si Patrick. Tapos, eh, sabi niya, oh, sige, makakalabas ka lang dito kapag binigay mo sa amin si Joy. Tapos, ibinigay ka ni Patrick para iligtas niya yung sarili niya. Anong mararamdaman mo? Ang tanong, ipapatulfo mo ba si Patrick? hindi ko siya mapapatawad, Pastor. Talaga bibigay ka? Hindi ko siya sabit. Pagsapan natin yung nangyari kay Abram. Ayan, ayan. Okay, let's read. Sige, start tayo kay Mini. There was a famine in the land, so Abraham went down to Egypt to stay for a while because the famine was severe. As he approached Egypt, he said to his wife Sarai, "Look, I know that you are a beautiful woman. When the Egyptians see you, they will say, 'This is his wife.' Then they will kill me, but will keep you alive." Oo, papunta sila to eh. Papunta sila doon sa Promised Land. Galing sila sa Land of Ur. Tapos eh, nagkaroon ng famine. So, sumaytrip sila. Okay, so dito, makikita mo dito na ano na dumiskarte si Abram. Okay, hindi siya nag-consult sa Lord na, "Lord, may famine. Pwede naman gawin ni Lord. O, ditanggalin natin yung famine." Parang ganun. Pero hindi, so mind trip siya. Pumunta siya sa Egypt. Ang Egypt noon ay parang US ngayon na siya yung pinakamalakas, pinakamayaman, pinaka-powerful na nation. So, anong nangyari? Alam niyo naman itong si Abram. Alam niyo, pagpunta ko sa langit, na-intriga ako dito kay Sarah. Kasi nasa ano na siya dito, nasa ilang taon na siya dito, ano 70s, 80s na siya dito. Maganda pa. At nakukursunadahan pa ng mga ibang lalaki. Eh sabi ni Abram, pag nakita ka ng mga Egyptian, malamang makukursunadahan ka. Ang sabihin mo ako yung kapatid mo. Hindi kita asawa. Sige, tuloy natin. Ikaw, Joy. Nakamute ka, Joy. Go. So tell them you are my sister so that it may go well for me because of you and my life will be spared on account of you. Verse 14, when Abram entered Egypt, the Egyptians saw that the woman was very beautiful. Nako, yun ang mahirap. Pag maganda asawa ko eh. Nakukursunadahan ng iba at nagdidelikado ang buhay. So, tuloy ko. When Pharaoh's officials saw her, they praised her to Pharaoh. No, binida na. Ang ganda ng asawa nung Abram. So, Abram's wife was taken into the household of Pharaoh. And he did treat Abram well on account of Abram. On account of her. Abram received, ito na, sheep, cattle, male donkeys, female donkeys, and camels. O sa, sabi nung tauhan ni Pharaoh, "Boss, ang ganda nung kapatid ni Abram. Baka gusto niyang mapangasawa." Siyempre, what the king wants, the king gets. So, ginawa niya, kinuha niya si Sarah. Sarai pa ang pangalan niya, ng Sarai. At binigyan niya si Abram bilang kapalit ng kanyang kapatid, kuno ng cattle, male donkeys, male servants, female donkeys, and camels. So, ibig sabihin, naging yayamanin tong si Abram at nadagdagan ng kanyang kayamanan dahil sa kanyang misis. Sige, Joy.
nakamute ka. But the Lord struck Pharaoh and his household with severe diseases because of Sarai, Abram's wife. Pharaoh summoned Abram and said, "What is this you have done to me? Why didn't you tell me that she was your wife?" Mm-hmm. So, ginawa ng Lord para iligtas si Sarai, nagpadala ng severe diseases dun sa household ni Pharaoh. So, napansin yun, nangyari na to. Mangyayari pala to in the future. No? Kumbaga, sa panahon ni Moses, diba? Nagpadala rin ng severe diseases, ng plague sa Egypt para paalisin yung mga Israelites. So, nung nalaman ni Pharaoh na asawa pala ni Abram si Sarai, nako, nagalit. No? Sabi, bakit ginanito mo ako? Hindi mo sinabi na asawa mo to. Okay. "Why did you say she is my sister so that I took her to be my wife? Here is your wife. Take her and go." Pharaoh gave his men orders about Abram, and so they expelled him, along with his wife and all his possessions. Mm-hmm. Hindi mo sinabing asawa mo to. Sabi mo, kapatid mo. Ngayon, ginawa niya, pinaalis niya si Abram, no, tsaka si Sarai, no, tsaka yung mga binigay niya, hindi niya nakinuha, binigay niya na kay Abram. Yan. Ano ba si Patrick? Taas ang kamay kapag maganda ang asawa. Namaga, makatabi ko. Wala si Patrick, nasa work. Naka-mute ka, Joy. Nag-work siya, te. Nasa work. Nasa ano siya? Midnight shift, no? Third shift. That's nice. Yeah. So, dito makapansin nyo, ang layo ng tinravel ni Abram from the land of Ur. Yun, daan siyang Babylon, Nineveh. Ito, Nineveh. Dito yung ano, yung si Jonah, remember? Pinag-preach. Haran, di ba? Hanggang sa napunta siya dito sa Egypt. Layo. So, nag-side trip siya because of the famine. So, ano ba yung matututunan natin sa mga nangyari sa buhay ni Abram? May tatlong bagay tayo na dapat mag-focus, no? Una, alamin natin yung mga life lessons from Abram. Sabi nga, mas mabuting matuto ka na sa pagkakamali ng iba. Kesa nakita mo na kagayahin mo pa, edi nagkamali ka rin. Obvious na obvious. Pangalawa, how to avoid a faltering faith. We all know that Abram is he is called the man of faith, no? Kumbaga, the father of faith, kumbaga, talagang ninuno ito pagdating sa pananampalataya. Exemplary pinakita niya pananampalataya kasi bigla siyang nag-oo sa Lord, no? Talagang nagtiwala siya, sige, let's go to the promised land. Pero nagkaroon ng faltering yung kanyang faith. Kumbaga, naging shaky, nagpadaskol-daskol. And number three, how to recover when you find yourself in Egypt. Not particularly sa bansang Egypto, pero sa sitwasyon na nalilito ka, sa sitwasyon na nagsa-side trip ka, sa sitwasyon na nagkakasala ka sa Diyos dahil dumidiskarte ka na sarili mo. So let's start. Ano yung, dun muna tayo dun sa life lessons from Abram. Ano yung pwede nating matutunan? Number one, masahin mo. People of faith experience the same situation with other ordinary people. Ayan, nag-agree ba kayo dyan na kasi mayroon tayong thinking na kapag Christian na ako, no? Hindi na ako problema. Nangyari ba sa inyo? Problema naman tayo lahat, di ba? After maging Christian. Christian na ako, hindi na ako matetempt. Ilan to ka naging, naging Christian, Joy? Ano yun? 10 years old, 1993. Ah, sa Tarlac? Talaga. Sa Tarlac, 10 years old, pastor. Ano yung denomination nyo? Conservative Baptist, pastor. Okay. Independent. Baptist. Independent Baptist Church. Wala kayong drums. Piano. Wala. Piano. Piano, guitar, pastor. Piano, pastor, Piano. Guitar. Piano? Parang marunong ko mag-piano, no? Marunong. Tsaka hymnal. Hymnal lang ka. Oo, hymnal, pastor. Conservative. So, sabi dito, people of faith experience the same situation with other ordinary people. So, hanggat buhay tayo, pare-paras lang natin na experience ng temptations, yung problema, crossroads, mga decisions sa buhay na dapat natin desisyonan. So, madaming bagay. So, number two, Joy, pakibasa. People of faith sometimes make mistakes. Nag-agree ba kayo dyan? Kayo ba ay perfect? Agree. Perfecto ka na ba?
Hindi pa kain. Parang lumalan. Go, Joy. Nagkakamali ka pa ba? Ay, naku po, madalas. Siyempre, no? Kumbaga, eh. Kumbaga, we are in the process of being perfected. And habang nasa proseso ka, ibig sabihin, messy yun. Kumbaga, kung mayroon kang ginagawang obra maestra bago matapos yung obra maestra, eh. Sa proseso, messy. Gaya ng faith, gaya ng painting, gaya ng sculpture, gaya ng yung sa glass sculpture or whatever. Kung gagawa ka na isang magandang bagay, magsisimula sa mess, di ba? Kahit pagluluto eh, Yeah. Pero pagkatapos naman noon, masterpiece, no? Yun yung goal ng Panginoon na maging masterpiece tayo. So, proud pa rin tayo sa mistakes, right? So tama tong life lesson na to. How about life lesson number 3? Sabi dito, under pressure, we need to pray. Ito ata yung nalimutan ng Abraham. Kasi nagkaroon ng famine, so hindi dapat siya nagkamali kung nanalangin muna siya. Hindi, gumawa siya ng sarili niyang diskarte. Sabi niya, may famine dito, punta tayo dito sa Egypt. Eh, kagulo-gulo tuloy, di ba? So, speaking of pagtitiwala sa Diyos, di ba? Tingnan niyo, sinabi doon sa Philippians 4:6. To 7, pakibasa. Do not be anxious about anything. Instead, in every situation, through prayer and petition, with thanksgiving, tell your request to God. And the peace of God surpasses all understanding will guard your hearts and mind in Christ Jesus. Sayang, oh, kung nagkaroon siya, kung he just told God his request, ang ganda ng verse 7, and the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. So, nagkaroon sa akin sa peace of mind. Lord, may famine. Anong gagawin ko? Pinapupunta mo ako doon sa promised land. Eh, may famine. Merong along the way. Kung hindi siya dumiskarte ng sarili niya, hinayaan niya, pinadiskarte yung Diyos. Since yung Diyos ang tumawag sa kanya, eh di sana, eh hindi siya nagkamali. So, sabi dito, life lesson number 3, under pressure, you need to pray. So, pagka meron tayo mga pressure situations, nagaya nyo, lalo na kayo, mga teachers, araw-araw, may pressure, may mga, ano, yung mga pressure na sitwasyon kayo na kailangan nyo yung padalangin. May mga parent ka ba nanonood sa'yo habang nagtuturo ka, Joy? Meron, te, meron. Hindi mga itim na, nakikilam, no? Oo. Ano nga ako eh. Siyempre, nakikilam sila, anak nila. Na-email niya. Life lesson number 4. Sino babasa? Si Joy. Sin is always a slippery slope. Madulas, no? Pwede kang madulas sa kasalanan. Okay? So balikan natin Genesis 12:11-13. As he approached Egypt, he said to his wife Sarai, "Look, I know that you are a beautiful woman. When the Egyptians see you, they will say this is his wife. Then they will kill me, but will keep you alive. Papatay nila ako, pero bubuhayin ka. So tell them, kapatid kita, you are my sister, so that I may go well for me. So it may go well for me because you and my life will be spared on the account of you." So, kung titingnan natin dito, ang kasalanan ay, ano ba ibig sabihin ng slippery slope? No? Baga, madulas. So, parang halimbawa, sa ilog, di ba? Pagbababa ka ng ilog, pagkabagong ulan, madulas yun, slippery slope yun. So, yung kasalanan dito, sino nag-suggest? Di ba si Abraham eh? Sinuggest niya eh na, kumbaga dito, makikita mo agad yung selfishness eh. Imbis na i-safety niya yung asawa niya. Sorry. Oo, may pinangalanda ka niya pa. Pero tingnan din kasi natin yung ano, kasi yung cultural background nila. Yeah, yung cultural background nila. Na, siyempre, alam naman natin, medyo mababa yung tingin nila sa babae. Pero kumbaga, kahit na yun, no? Pero kahit na, kasi dito, mahal niya to eh. Mahal niya to si Sarah eh. Kumbaga, hindi niya dapat din. Ano. Pero, I'm sure nagkaroon din siya ng ano, no? Ng paghihirap. Kasi imagine mo, no? Gabi-gabi, natutulog ka, iniisip mo si Sarai, nandun katabi yung Pharaoh. Di ba? Nag-suffer din siya. Di ba? Nag-suffer din siya. Nailigtas mo nga yung sarili mo, eh, tinatorture ka naman mentally, emotionally, psychologically. Di ba? Kasi asawa mo,
kinuha ng iba eh. Diba? Kinuha ng Cairo. About number five, lesson number five, Mingi. The pain of the reaping always exceeds the pleasure of sowing. Oh, anong ibig sabihin ito? Sabi sa Genesis 12:14-16, when Abraham entered Egypt, the Egyptians saw that the woman was very beautiful. No? Sa 15, when Pharaoh's officials saw her, they praised her to Pharaoh. So Abraham's wife was taken into the house of the Pharaoh. And he did treat Abraham well on account of her. Ito na yung, ano, ito na yung reaping and sowing. Abraham received sheep and cattle, male donkey, male servant. No, kumita pa si Abraham. Naligtas niya na yung sarili niya. Kumita pa siya. Pero bakit the pain of reaping always exceeds the pleasure of the sowing? Tingnan natin. Ano nangyari kaya sa kanya? Well, for sure. I don't know, pero tanong natin kay Saray. Pero I mean, Pharaoh yan eh. Ay, di ba? Kumbaga. Hindi ko alam, pero ibig sabihin, bakit mo papakuha kung titingnan mo lang? Ako mo. So, four consequences, ito yung sinasabi natin na pain of the reaping always exceeds the pleasure of the sowing. Ito yung apat na consequences ng kasalanan ni Abraham. Unang-una, intimacy with God was shattered. I'm sure medyo nahiya siya sa Lord. Usually naman ganun, pag nagkakasala tayo, nahiya tayo sa Diyos. Diba? So shattered yung kanyang intimacy sa Panginoon. Kadalasan, anong ginagawa ng mga Kristiyano kapag nagkakasala, tapos na-shattered yung intimacy sa Lord? Unang-unang ginagawa, hindi nag-church. Diba? Ang alawa, backslide. Ang alawa, ayaw makipag-usap sa mga pastor o sa mga kapwa niya Kristiyano. Kumbaga, inilalayo niya yung sarili niya. No? Dinidistansya niya yung sarili niya. So, ganun din si Abraham. Na-shattered yung relationship niya sa Lord. Kasi alam niya, nagkasala siya. Pangalawa, self-respect was lost. Nawalan siya ng self-respect. Kasi nga, asawa mo, nandun sa feeling ng iba. Tapos, I'm sure yung mga tao niya, nawalan ng respeto sa kanya. Kasi ba't mo na pinamigay asawa mo? Di ba? Bagay, leader ka namin. Ikaw, asawa mo, pinamigay mo. E baka may pressure naman din sa mga ano. Saan? May pressure coming from the... Sa mga tao niya. Tao niya. That's possible para maligtas sila. Oh. Yeah, that's possible. No? Magandang ano yun, magandang punto yun. No? Baga, hindi mo naman masasabi kung selfish ba yung mga yun o tipong marangal na tao. Siyempre, pag mamatay ka, tatakot ka naman. Mm-hmm. Or maaaring parang sacrificial naman on the part of Sarai na sige na, ibigay niya na ako para hindi kayo magalaw. Sorry. Pero ito masakit. For sure, number three, isang consequence sa sine Abraham, yung relationships, yung madaming relasyon na damage. Una-una na damage, I'm sure. Relasyon nila ni Sarah, eh. Di ba? Nabuti nga, di pa buhay si Tulfo nun. Malamang pinatulfo niya to si Abraham. Di mo pinamigay ka for better or for worse, di ba? Tapos pinamigay ka. Di ba? Naalala ko lang yun, eh, nung girlfriend ko si Minnie, may bumastas kay Minnie. Yaks! Ganda yung dog hair. Long hair. Rambo! Alang Robin Padilla. Wala, syempre, eh, hindi mo dapat dapat pagtatanggol mo yung ano. Ang sexy kasi! Mga panahon na yun. Even our red lipstick. At isang naalala ko si Ate Winay. Go ahead. Hindi, Pastor, ano, naalala ko si Ate Winay yung likod niya. Naalala lagi namin ni Babes. Malaki po. Oo. Asset. Naluluna ka ba? Pwet na tinubuan ng tao. Ano dyan pa rin yan? Lumaki nga lalo. Lumaki. Patawan. Pumantay na sa pwet. Asset nga yan, Timini. Papapayat na nga ako katulad mo. Tapos, mapapayat. Oh, sige, bago akong papayat, bumalik na tayo sa pinag-usapan. So, testimony was destroyed. Siyempre,
ano siya eh, tinitingalan siya ng mga tao niya, man of faith, di ba? Wow, mali sa land of Ur, pumunta sa ano, promised land, pagkatapos biglang boom, pagsakin testimony niya. So ganoon din tayo, dapat matuto tayo dito kay Abraham. Kay Abraham. And ito yung mga pwedeng sapitin natin kapag sumunod tayo na sa sarili nating diskarte. Life lesson number 6. Sige, Joy, basahin mo. God never quits on us. Yep. Yeah, basahin mo lang in diretso. But the Lord struck Pharaoh and his household with severe diseases because of Sarai, Abram's wife. Now Abram was very wealthy in livestock, silver, and gold. It's called grace, a picture of heaven. Mm-hmm. So ano nangyari? No? Kahit na pasaway itong si Abram, God never quit on Abram. Same thing with us. No? Kahit pasaway tayo, God will never quit on us. So ang ginawa ng Lord, gumawa siya ng paraan para isuka si Sarai doon sa palace ni Pharaoh. Hindi lang yon. Kung magja-jump ka doon sa sunod na chapter, nakalagay doon, ngayon, mayaman na si Abraham. Diyan mo, nagkasala na siya kay Sarai. Mm. Nagkasala na siya sa Diyos. Pinayaman pa siya ng Diyos. Bakit? Kasi nag-repent siya. Kasi nag-turn around siya. Kasi he asked for forgiveness. Di ba? Ganun din yung nangyari kay Peter. 3 times niyang dininay si Lord. Mas worst pa siya actually kay Judas. Kasi si Judas, 1 time niya lang dininay si Lord. At 1 time niya lang niloko. Pero si Peter, 3 times. So, ang difference sila, si Peter nag-repent. Kaya nung pagbalik niya kay Lord, binless si Peter ng anointing. Na shadow lang ni Peter, nakakagaling eh. Pero si Judas, masama loob niya, masakit, alam niya mali yung ginawa niya, merong remorse, pero walang repentance. Ano nangyari? Death. Nagpakamatay siya. So dito, si Abraham, may repentance. So bumalik siya sa Lord. Ang ginawa sa kanya, binalik si Sarai, ni-restore yung family niya, ni-restore yung relationship, ni-restore yung faith, ni-restore yung kanyang intimacy with God. Di lang yun. Pinayaman pa siya. Yung tinatawag na grace, a picture of heaven. Kasi nung tayo, makasalanan eh. Kung di dahil sa libreng grace, no? Ano ibig sabihin ng grace? Unmerited favor. Di ba? Pero mo, libre yun. Ha? Hindi mo inihingi so that you will not boast of. No? Para hindi mo ipagyayabang na binigay ng Diyos. So, yun. It's a picture of heaven. Ngayon, tingnan natin how to avoid a faltering faith. So, napag-usapan natin mga life lessons na pwede natin matutunan kay Abraham. Ito naman, paano natin maiiwasan yung tinatawag na faltering faith? No? Hirap Tagalog yun eh, no? How to avoid a faltering faith? Sing. Number one, hindi pa kibasa. So, my brothers and sisters, consider it nothing but joy when you fall into all sorts of trials, because you know that the testing of your faith produces endurance, and the endurance have its perfect effect, so that you will be perfect and complete, not deficient in anything. And James 1. Amen. James chapter 1 verses 2 to 4. So sabi dito, paano daw how to avoid a faltering faith? Number one, kailangan natin maintindihan yung nature of famines. Okay? So, gaya doon sa experience si Abraham, sa kanya kasi physical famine yung nangyari. Nawalan ng pagkain, shortage, economic collapse. So, pumunta siya ng Egypt. Sa atin, it's possible, physical famine, lalo na ngayon sa sitwasyon ngayon sa pandemic. Pero, hindi yun yung pinakamabigat na na-experience natin sa present time. Eh. Kasi, yung famine dito sa US, medyo malayo. Eh. Kaya tatabaan tayo. Pero, ang matindi dito yung ano sa buong mundo yung spiritual famine, yung taggutom spiritually. Maganda dito, sabi dito you need to understand yung nature of spiritual famine. Ibig sabihin, una ko nabasa tong sinulat ni James, yung kapatid ni Jesus, sabi niya, consider it pure joy. Naku naman, paano masasabing pure joy? Paano ka matutuwa? Paano ka mag-sabi nga sa Tagalog eh, no?
ituring mo na isang magandang galak. Ang ano, no? Nakapag ka daw nagkakaroon ka ng trials, nagkakaroon ka ng testing, kasi nagpuproduce daw ng endurance. Yung endurance, no, natitrain ka bilang Kristiyano. Kumbaga, you need to understand na kapag may padating sa'yo ng mga spiritual famine, huwag ka dapat umiyak agad, huwag ka umatras, huwag ka magtiwala ka sa Diyos, at i-consider mo siya na magalak ka, kasi yung mga dinadaanan mo sa buhay, pwede magpalakas sa'yo someday. Pwedeng gamitin ng Diyos para magpalakas sa'yo. So sa Joshua 1:9, basahin mo, Joy, Joshua 1:9. Joshua 1:9, I repeat, be strong and brave. Don't be afraid and don't panic. For I, the Lord your God, am with you in all you do. Oo, and we know... Joshua 1:9 muna. Nagsasalita dito yung Diyos eh. Ang sinabi niya, I repeat. Ibig sabihin, sinabi niya na to. Sabi niya, inuulit ko. No? Makatatag ka, maging matapang ka, no? Huwag kang matakot, no? Huwag kang mangamba, kasi ako yung Diyos mo, no? At kasama mo ako palagi sa lahat ng gagawin mo. So, kapag ganito yung principle mo sa buhay, ang tendency, alam mo, ikutan yung famine. Kasi yung famine, di mo na maiwasan eh. Lalo na spiritual famine eh. Since di mo siya maiwasan, dapat matuto mong laruin yan. Dapat matuto mong ikutan. Dapat matuto mong tanggapin na, okay, ito eh. Parang halimbawa, yung boxer, di ba? Si Pacquiao, nakikita niyo yung training niya, di ba? Hirap talaga. At pinapalo-palo pa siya ng stick sa chan, di ba? So, those are trials, those are trainings. Pero iniikutan niya lang. Kasi kailangan niya yun eh, para mas lumakas siya. So, ganun din dito. Sinasabi ng Diyos, kaya mong ikutan yan kasi nasa iyo ko. Baga, ako yung lakas mo. No? My strength is perfect in your weaknesses. So, sige, Romans 8:28, tuloy mo, Joy. And we know that all things work together for good for those who love God and who are called according to His purpose. So, ito yung sinasabi naman ng mundo, pag kinu-quote nila yan, na lalo na yung mga hindi believers, sinasabi nila, kung kaya mababasa mo sa Facebook, sasabi, ang kanilang conversion nito stay positive, everything will be okay. O kaya, all things will work together for good. Stop. Period na yun. O kaya sasabihin nila, magiging okay din ang lahat ng bagay. Di ba? Pero dito may kasunod kasi, all things work together for good for those who love God, who are called according to His purpose. So hindi siya applicable doon sa for those who doesn't love God. For those who were not called according to His purpose. Okay? So, kung Kristiyano ka, nagkamali ka, and then you repent, nag-repent ka, ayusin ng Diyos. Gagamitin niya yung sitwasyon na yon, yung mali mo, yung weakness mo, gagamitin niya strength. So, di ba? May isang nga na, di ba, yung sikat na anak ng pastor na nagkaroon sila ng problema dahil naging victim siya ng rape. Pero, that is so messy, pero ginamit ng Diyos yun. Diba? Kasi, kasi mahal niya yung Diyos, kasi she's called sa purpose ng Panginoon. Ngayon, she's ministering to people, to women who were victims of rape. So, naging blessing, no? So, applicable yan doon sa mga nagmamahal sa Diyos at called according to His purpose. And we know, Abraham was called talaga for a purpose, no? He fathered both yung Muslim nation, yung Israelites, no? Kumbaga, tawag nga natin sa kanya, Father Abraham. Number two, ano yung pinag-uusapan natin? How to avoid a faltering faith. Number two, review often the consequences of sin. Mm-hmm. So,
parang yan, nire-review na natin yung kasalanan ni Abraham, di ba? Mm. Eh, medyo may katanghan tayo pagka nakita na natin ginawa ng isa. Eh, bawa kasi, di ba? Yung kaklase mo, nakatapak ng tae. Tatapakan mo rin ba yun? Di ba? Siyempre hindi. Di ba? Lalayo ka na. Di ba? Ang mas masakit, yung kaklase mo, nakatapak ng tae, aamoy niya pa. Tae kaya. Di ba? I mean, ano bang... Tae lang ba yun? Pilipino lang ba yun? Ano ba? Nakahawa ka na. Di ba? And accidentally, nakahawa ka ng tae ng... Bawa, tae ng ibon. Tapos sabihin mo, ay tae, sa amihin mo pa, ay tae nga. Di ba? Ang daming verifications. Parang yung kasalanan, ay nagkasala siya. Try ko rin. alam mo yung nangyari sa buhay niya. Tapos eh, tatry mo rin eh. Di ba? Tapos ito importante eh, we are being reminded to stay at the altar. How do we stay at the altar? Sige, kaya magbigay kayo ng example. Practical reasons. Kasi si Abraham, nag-create siya ng ano eh, ng altar niya eh. Physical altar. Kasi, kumbaga, ano eh, gusto niya i-please the Lord. Pero tayo, hindi naman nire-require to create a physical altar kagaya ng altar na alam natin na, kumbaga, madaming bulaklak, may kandila, may Santo Niño, may Mama Mary. Hindi yung requirement na altar, it's a spiritual altar. No? Paano tayo mag-stay sa altar? Ibig sabihin pa, staying in the presence of God, no? Ito yung kasunod. Paano ka ba mag-stay dun sa presence ng Diyos? Unang-una, bigyan ko example, yung reading the word. You stay at the altar. Praying. You stay at the altar. Pray. Di ba? Attending church services, listening to sermons, podcast, or attending life group, Bible study, na kung saan alam mo mafe-feed ka, that's making sure that you're staying at the altar. Di ba? Kayo, meron pa kayo naisip na iba? Biting your tongue. Biting your tongue. Don't say anything. Don't say anything na. Di ba? Or worshiping. I mean, worshiping by yourself. Kumakanta ka ng mga worship songs. That's staying at the altar. Imagine nyo, kapag inaalis mo to ng lahat na to, nakapasok ibang mga bagay na ginagawa mo na hindi nakaplease sa Diyos. So, how to avoid faltering faith? Number 4, sabi dito, trust in God's plan. Pakibasa mo. For I'm sure of this very thing, that the one who began a good work in you will perfect it until the day of Jesus Christ. Yan. May kanta yan. He who began a good work in you. Di ba yan yan? Will be faithful to complete it. So, ang sarap niyan, no, na magawa mo yung pinapagawa sa'yo, makumpleto mo. Di ba may satisfaction kapag kanong estudyante ka, natapos mo na yung homework mo, tapos weekend, libre ka, nakapag-review ka na. Masaya ka, over the weekend, maglalaro ka to the max. Pero subukan mong wag gawin yung homework mo Friday, wag kang mag-review. Okay, may exam ka. Yung weekend, hindi mo ma-enjoy. Kasi, habang naglalaro pa, iniisip mo, di ba ako nag-review, di ka pa ginagawa yung homework, di ba? So, hindi mo na-enjoy yung Saturday, Sunday mo, nung estudyante ka. Same thing, na nagtatrabaho ka, meron kang sasubmit na report, meron kang sasubmit na trabaho sa boss mo, supervisor, and then, day off. Before day off, sana tinapos mo na, hindi mo ginawa. Eh, pumunta ka na, Laytay, Baguio, whatever. Kasi di mag-enjoy ka, hindi ka nakapag-enjoy. Kasi lagi mo iniisip yung responsibility mo dapat mo gawin. Di ba? So, same thing, no? Kumbaga, you need to trust in God's plan. Ang plano kasi ng Diyos, sabi niya, Abraham, umalis ka sa land of Ur, pumunta ka sa promised land na tuturo ko sa'yo. And doon, papapalain kita. Anong sabi niya doon? I will bless those who bless you. I will curse those who will curse you. And then, I will make you a father of nation. Imagine mo, matanda na itong si Abraham, ha? Wala tong anak. At hindi lang yun. Matanda rin yung asawa niya. Pero kinukursunada pa. Doon ako nagtataka eh. Matanda na, kinukursunada pa siya. Pero anyway, kaya una-una ko hanapin pagdating sa heaven, nasa si Sarai. Ay, intriga ako dyan. Lola na, asin pa eh. Di ba? Maganda pa siya eh. Gusto pa siya ng pero. Nakadali talaga, gano'n.
kahit na matanda ka na, maganda pa rin focus mo, no? Mm-hmm. Pero sabi dito, no, he who began a good work in you, no, will perfect it until the day of Christ Jesus. So, huwag tayong manghihinawa, tayong papagod, huwag tayong itigil, at magtiwala lang tayo sa plan ng Diyos. Kahit na ngayon, sa panahon ngayon, napakahirap magtiwala sa plan ng Diyos. Kasi dahil may pandemic, di ba? Minsan nakakabuang sa loob ng bahay. O kaya, parang ang daming nawawalan ng trabaho. Tapos sumasabay pa yung, ano, yung racism dito sa Amerika. Sumasabay pa yung protest, yung rally, yung violence. Dito sa California, sumasabay pa yung fire, yung brush fires. Tapos sa ano naman, yung naglandfall yung ano, yung si ano? Si Hurricane... Oh, meron hurricane. Oh, Hurricane Laura ba yun? Oh, meron nga. Oh, di ba sa bandang hindi yun, di ba? Nag-skip siya, oo, ate. Parang... Di siya dumaan. Ina-expect namin, pero nag-skip siya nang... Hindi ba nagdadaan talaga yun, no? Mabuti naman. Mm-hmm. Oo, hirap yun. Mm-hmm. So, balikan natin, pinag-usapan natin life lessons with Abraham. Di ba? How to avoid faltering faith. Yung pangatlo, eto. How to recover when you find yourself in Egypt. Yan. Paano na kung nagkasala ka na? Di ba? Nandun ka na sa Egypt. Bumigay ka na. Di ba? Sabi dito, una, depart from sin. So, umalis ka na dyan. Diba? Sige, basahin mo, Joy. John 8:11. No one, Lord, and Jesus said, I do not condemn you either. Go, and from now on, do not sin anymore. Mm-hmm. Sino dito? Ano to? Yung ano to? Yung babae, no? Yan ang ni Jesus. No? Yan ang siya ni Jesus, no? O ano, meron pa bang... May gustong bang bumugbog sa'yo? Ano ata ito? Ito yung babae na babatuhin. Check mo nga. Alam ko, yan yung babatuhin eh. Yan yung papatayin dahil ano, she was caught in the acts of adultery. Pero nung sinagip siya ni Jesus at saka, kasi babatuhin na siya eh. Di ba gano'n kasi yung kustumbre nila eh. Eh, yung ginawa ni Jesus, sinulat niya, may nagsulat siya sa ano, kasi anong niya, oh, sino yung unang walang kasalanan? Hindi siya yung bumato. Mm-hmm. Walang bumato. Pasag alisan lahat. Tapos sinanong siya ni Jesus, o ano, meron pa bang mananakit sa'yo? Meron pa bang umuusig sa'yo? Ang sagot ng babae, wala na, Lord. No one, Lord. Sabi ni Jesus, o di ako rin, hindi na kita kinukondemn. Go. Ito yung pinaka-importante yung sinabi ni Jesus. Eh. Go. Sige na, humayo ka. And from now on, huwag na ulitin. Diba? Hindi naman nag-agree si Jesus na nililigtas kasi tama yung ginawa mo. No. Sabi niya, actually mali. Huwag mo na ulitin. Diba? Huwag mo na ulitin. Pinapatawad na kita. So, ibig sabihin nito, kung naligaw ka, if you find yourself doon sa Egypt, ng buhay mo, depart from sin. Diba? First Thessalonians 5:22. Stay away from every evil, every form of evil. Ayan. Pag alam mo mahina ka na sa alak, edi huwag ka nang tumambay doon sa nagiinuman para nagpapayaya ka pa. Okay, alam mo naman. May problema ka doon may problema ka sa pagsusugal. Ay, hindi. Punta lang akong Las Vegas. Hindi naman ako magkakasino. Gusto ko lang yung buffet. Masarap ko yung buffet sa Las Vegas. Ngayon, nakaupo ka na doon. Talo ka na ng 500, 1,000. Slot machine, di ba? 10,000, bawon ka na sa utang. Yeah? So, sabi dito, stay away from every form of evil. Kaya ng ginawa ni Joseph. Amen. Araw-araw, sinasabihan siya ng asawa ni Potiphar. Sabi ng asawa ni Potiphar, come on, lie with me. Every day, ah, hindi yan one time. Every day. Nagawa ni Joseph, he stay away from evil. Bawa, madaming babae, no? Ang problema nila, madali silang ma-fall.
So stay away from evil. Na kahit na mukhang good looking yung evil, stay away. Hebrews 12:1, pakibasa. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, we must get rid of every weight and the sin that clings so closely and run with endurance the race set out for us. Kala ko run towards the sin. Run away. Stay focused. Diba? Stay focused. Okay, so balikan natin how to recover when you find yourself in Egypt. Depart from sin, number one. Number two, return to your altar. Ayan, inulit niya, di ba? Sabi kanina, ano eh, kumbaga set up your altar, stay in your altar. Dito, return in your altar. Kasi, pinababalik ka, ibig sabihin, yung mga binanggit natin kanina, sa presensya ng Diyos. Balik ka, balik ka doon sa Bible study, balik ka doon sa survey, balik ka doon sa fellowship, balik ka doon sa discipleship mo doon sa pastor mo. Kumbaga, balik ka, huwag kang lumayo. Yeah, umaga, the more mong kailangan yun, Diyos. Hindi, umaga mong pairalin yung pride. Dahil, ang masama kasi sa pride na yan, ikaw na nagkasala, ikaw pa mayabang. Niharang yung, ano, yung prodigal son. Di ba? Siya pa yung umalis. Eh, no? Pero, kita niyo, naging humble din siya, bumalik siya. Nung bumalik siya, na-restore yung buhay niya. Kahit dito si Jonathan, si Abraham, eh, ang sabi dito, Genesis 13:3-4, no? Sa next chapter. He journeyed from place to place from Negev as far as Bethel or Bethel. He returned to the place where he had pitched his tent at the beginning. Binalikan niya, no? Kung saan siya dati nag-pitch ng tent. Sabi dito, between Bethel and Ai, this was the place where he first built the altar, and there Abraham worshipped the Lord. So nakilala niya yung Diyos, kumuha siya ng altar doon sa lugar na between Bethel and Ai. So hanggang sa pumunta siya ng Egypt, nagkasala siya, ginawa niya, bumalik siya doon. Sabi niya, dito ko in-establish yung faith ko. Dito ko babalik, dito ko babangon. So ganun din. Naging, ano tayo, naging nag-grow tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng Bible reading, worshiping by yourself or worshiping with other people, listening to podcast, sermon, Facebook, YouTube, pagdating ng church, ngayon di pwede. Open the church ay yan, Jay. Oh, ate. Oh, yun, at least okay na kayo. Diba? Yeah, so mas madali makabalik sa altar. Wala na gano'ng COVID, no? Sa'yo? Wala namang masyad. Parang meron pa rin te, kaya lang inopen nila yung church, yung sa Baptist church na yun natin na namin, nag-open na siya. Siguro 1 month ago pa. Ay, that's good. Umaten ka? Umaten ka. Ito sila Sebi, nagki-kids club pa nga sila. Oh, that's good. Oh, mas maganda lang makaya yung mga bata. Iba pa rin pag nagpupunta ka ng church. Yeah, iba talaga. I hope matapos yung pandemic para. Yeah. Number three, trust in God's grace. Yan, binalikan natin kanina. Sinabi natin kanina, about grace na piniliwanag natin. Ngayon, mag-trust na in God's grace. Kumbaga, pagtiwalaan mo yung libreng bigay ng Diyos sa'yo. Unmerited favor, sabi nga ni Mini. So, yun yung, si Crazy daw hindi naka-attend kasi sumakit din ang ulo. Lahat nga nasakit ang ulo. Pati si Reggie. Naglilipat sila dyan ng bahay. Yeah, it's okay. Next time na lang. Text sila. Hmm. Sakit daw uli ni Chris eh. Pag-pray na lang daw mga estudyante tsaka mga teacher. So that's how we push the faith to the limit. Yung mga dapat matutunan natin sa nangyari kay Abram. Yun. Prayer request. May prayer request ka? Ano? Siyempre, yung pagtuturo at saka pag-pray natin. Yung protection, continuous protection ng Lord sa atin, di ba? Hindi tayo magkaroon ng COVID. Mm-hmm. Yung mga bata, mag-excel sa klase nila, sa pag-aaral nila. Mm-hmm. Yeah. Sige, manalangin tayo. Okay. DJ, baka meron. Go, Joy. Meron kang prayer request? Pareho lang din po, Pastor. Protection sa bawat isa. Oo. I know. Tsaka itong opening ng classes, no? Sana
Malaking challenge kasi to sa mga estudyante at sa mga teachers dahil iba, ibang setup 'to. Hindi nakakapagod din, nakakapagod dire-diretso araw-araw. Kasi sa classroom hindi ka naman nasalita ng dire-diretso. May break ka, alam mo, iikot ka, 'di ba? Iikot ka sa classroom. Follow up ka na lang dito. Para ma-entertain sila, kaya kausapin. Kami ang una naka-experience yan eh. Imagine nyo. Every Sunday, nagpipreach kami sa harapan ng tao. Ngayon, nagpipreach kami sa harapan ng camera. So, ilang buwan na yun? May, June, July, August. Yung apat na buwan na. So, there were times na parang, hindi, March, April, May, June, July, August. 5 months na. There were times na parang, ano, parang isip mo, niloloko ko ata sarili ko sa salita ko mag-isa dito. Parang ganun, no? Kumbaga, inaano ka ng enemy na stop it. Wala naman nakikinig sa iyo, di ba? Kaya importante na yung mga members, mga attendees ng church na to encourage their pastors na, hey pastor, we're listening, we're learning from you. So that pastor will keep on going kasi sometimes talagang medyo mahirap yung sitwasyon ng mga pastor. So yun, sige, manalangin tayo. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord God, for your word. Thank you for everything that we learned from Abraham. Thank you, Lord God, for your grace. Thank you for your loving mercy. Thank you for second chances. Thank you for allowing us to learn from the mistakes of Abraham and allowing us to learn from how he was able to recuperate from his selfishness to selflessness and how he was able to restore the intimacy with you. Lord, we pray for Joy and her family with Patrick and their kids. Continue to reveal yourself to them as a family. Continue to protect them from COVID-19. And we pray also for the opening of classes. We pray for all teachers, kagaya ni Minnie at ni Joy, ni Chris, ni Jonathan, and everybody else, Lord, na tulungan niyo po sila. Ganun din si Babes, we remember her in our prayers. Yes, sila, Panginoon, na mag-handle, bigyan silang wisdom to handle the students. We pray for all students, na to give them safe also. And yes, sir. We pray, Lord God, that may we continue to worship you and proclaim your word, even though sa internet. Yes, Lord. We love you. Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Joy. Amen. Thank you po. It doesn't matter kahit na 100 tayo or time tatlo lang. It's okay as long as we're learning from each other. And yes. Hopefully we can di pa kasi sanay din ng mga tao talaga na una mag-Zoom, di lahat technically equipped. Alam niyo, so the new normal eh. Pero we appreciate you for joining us dito sa Zoom Life Group. Message ko nga si Babes eh. Hopefully next time sumali si Babes. So, yeah. 1 hour lang naman eh. Nakaka-bless po, Pastor Jeff. Thank you so much. Oo, para lang naman. May baon na naman. I know, baon pang palakas sa buong week. Oh. For the week. Yes, true. Mention na Panginoon. So, papatayin ko na, magkukwentuhan pa kayo. Sige po. Sige po. Teacher, kumusta na lang? Okay. Ilad po ako sa mga anak mo. Ah, sige, te. Mukha mo yung pangalawa, no? Ikaw. Parang ako lang nung maliit. Regards kay Patrick. Regards kay Patrick minsan pala. No? Ay, sige pa. Sana makabiyahe kayo dito. Okay, maka-join muna. Sana. Oo nga po. Thank you po, Pastor Jeff. Bye, Ate Minnie. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Pwede palang ganun.